Taong 2010 ang ipalabas sa programang Eyewitness ang kwento ng pagkalinga ni Jason Patilan sa nakababata niyang kapatid na may kapansanan. Kamakailan lang natagpo ang patay si Jason. Kaya ang kanyang mga naulila, hustisyang sigaw sa walang saysay na pagpatay sa kanya. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Tuwing may pasok sa eskwela, laging katulong ni Pablito Patilan sa pagbibihis ang kanyang kuyang si Jason. Marupok kasi ang buto ni Pablito, kaya si Jason ang nagsisilbing kamay at paa niya sa lahat ng gawain. Sa tulong ni Jason, nakagraduate kamakailan sa elementarya si Pablito sa School for the Crippled Children ng National Orthopedic Center. Ang kwento ng magkuyang Jason at Pablito, ginawan ko pa ng dokumentaryo noon para sa Eyewitness. Pero noong Pasko ng pagkabuhay, natagpo ang patay si Jason sa Barangay San Mariano sa Dasmariñas, Cavite. Pinalo ng matigas na bagay ang ulo ni Jason. Sinaksak din siya sa likod. Love triangle ang isa sa tinitingnang motibo sa krimen. Sa isang dampa sa Paliparan 2, Dasmariñas, Cavite, nadatnan namin si Pablito. Kwento niya, hirap siyang tanggapin ang biglang pagkawala ng kanyang kuya. Napaligohan, inaasi sa pagbibis. Tapos, pag magulo yung kama ko, inaayos po niya. Pag inaatid pa po niya sa classroom. Siya po sa nguharan. Para sa akin. Kasi kung ilaas, hindi ako matututong mag-isa. Hustisya ang tanging hiling ni Pablito at kanyang mga kaanak. Sana maglakas loob sila na humarap. Para mabigyan na patarungan yung kuya ko. Nang ma-interview namin sa Eyewitness sina Jason at Pablito sa dokumentaryong Pasan-Pasan, isang bagay ang hinabili ni Jason sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi natin masabing takbo ng panahon. Hindi naman sa pinagdadasal ko. Halimbawa, madisgrasya kuya mo. Alam mo, magbabiyahe, ganun. Eh, paano ka na lang? Sabi ko, habang nandito ako sa tabi mo, tinintirin ko rin siyang makaya niya mag-isa. Kaya na nabalitaan niya, natuto ko lahat. Tuwang-tuwa po siya. Opo. Anong sabi niya sa'yo? Ano? Napaproud siya. Proud siya kasi natuto ko. Pangarap ni Pablito maging abogado at computer engineer. Ang pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral daw, ang tanging maisusukli niya sa kuyang minsan ay pumasan sa kanya at kailanman ay hindi siya itinuring na pabigat. Sinabi ko naman sa kanya yun ang bubuhay kasi. Ano? Sabi ko, hindi ko, hanggat may buhay ako, papapatuloy kong pag-aaral. Kasi ko, sabi ko, yun lang pong paraan para makatapos ako eh. Sandra Aguinaldo, GMA News.